Bagay na kailangan maglamay ka pa ng napakatagal para lang magkaroon ng...
Exactly. Constitution. And the public acknowledging for this PWDs and others. We have from the Department of Social Welfare and Development, USEC Fatima Alia Dimaporo from the Office of Undersecretary for Legislative Affairs. We also have ASEC Irene B. Dumlao, the Assistant Secretary and Data Protection Officer. And we are honored by our first blind bar passer, Attorney Mark M. Anthony Mark Emokling from the Department Legislative Liaison Specialist of DSWD, as well as Ms. Angela Emokling from the Legislative Affairs. From the Department of Finance, we have ASEC Carlo Fermin S. Adriano from the Fiscal Policy and Monitoring Group. He is with Ms. Sarah Conch, Ms. Astrud Jacinto, and Attorney Ron Mikael Uy from the BIR, as well as Attorney Scranton Orculio. Sorry. DBM is represented by Attorney Tricia Baraan, their acting director, and Ms. Mary Grace M. Datuin, the budget and management analyst. From the Department of Interior and Local Government, ASEC Romeo Pebinites from the Legal and Legislative Affairs is representing their department. NEDA is represented by ASEC Reynaldo Arcancio and Mr. Edgardo S. Aranuez, Assistant Director 2. And Attorney Liana Oliveros from the Office of the Undersecretary for Legislative Affairs, as well as Mr. Philip Libre. And Ms. Cristina B. Mortega, their liaison officer. From the Department of Labor and Employment, we have Ms. Grace A. Baldosa, their Labor Market Information Division, and Mr. Ron Jovi E. Salindong, LMID Labor and Employment Officer, as well as Ms. Jean C. Orsolino, their Department Legislative Liaison Specialist. The Department of Health is represented by Ms. Maria Cristina Raimundo, their senior Health Program Officer, as well as Ms. Joyce Cordon, DLLO, and Mr. Chit Alano. Yes, do you mind raising your hand so that we know who you are? Yes, you just mentioned earlier. Yung huli. Parang hindi ko napansin na... From the Department of Health? Opo. Ms. Maria Cristina Raimundo. Okay. From the National Anti-Poverty Commission, we have Ms. Maureen Ava Mata. There, ma'am. And Ms. Nazara Cristia P. Laurel from the Policy and Planning Service. From the National Council for Disability Affairs, they are represented by Attorney Walter Jason Alava, the Regional Programs Coordinator. From the Pambansang Kapisanan ng mga May Kapansanan ng Pilipinas, they are represented by the President Fec Corpus. And from the Philippine Institute for the Deaf, we have here our Executive Director, Ms. Julie Esguera. From Life Haven Center for Independent Living, their board member is representing them, Ms. Sheila May Agarao, together with Mr. Benjamin John Thatcher.
That's all, Senator. Yes, maraming salamat at natutuwa ako makita kayong lahat. Mga suki kayo ng aking committee. But at this point, medyo sapaw-sapaw kasi yung topic natin. Kung okay lang kay Senator Tulfo at sa iba, dalawang bill yung kanya, pero sinasapawan kasi nung ibang bill tungkol sa Magna Carta, yung ibang topic, so kahit halo-halo na lang, ayos lang sa akin. But I believe that the amendments for the Magna Carta for Disabled Persons also bear some relation to the lifetime validity of the ID cards for disabled persons. So we can discuss them together. We are actually talking about two bills in the case of Senator Revilla, and then with the lifetime validity, we are talking about two bills also, Senator Angara's refiled bill as well as Senator Tulfo's bill. So we have the honor of having with us the author of one of the bills. This is Senator Tulfo's bill with regard to the lifetime validity of persons with disability. This is also encompassed, just to clarify, by Senator Zubiri's amendments to the Magna Carta, as well as the bill of Senator Revilla to improve the welfare of the PWD. So if Senator Tulfo would like to make a sponsorship speech, we'd be very happy to hear him. Thank you, Madam Chair. Good afternoon, Madam Chairperson, Senator Amy Marcos, to other members of this committee, to all resource persons and guests, magandang hapon po. First and foremost, allow me to commend the efforts of this good committee in addressing the issues of persons with disabilities, along with helping to alleviate the heavy financial burdens of the impoverished. They are the two most vulnerable members of our community, and we, as lawmakers, need to double our efforts in passing laws that will create a more inclusive, compassionate, and accessible society for all. Sa datos po ng PSA, noong 2010, may 1.44 million Filipinos na may disability. Sa taong 2022, mayroong 1.9 million na PWDs ang nasa employable age, pero 353,000 lamang sa kanilang actual na may trabaho. Isa sa mga rason kung bakit hindi sila makapagtrabaho ay ang kakulangan ng pasilidad na naangkop sa kanilang kapansanan. Sa ibang bansa, nakakahanga makita mga PWDs na nagtatrabaho sa mga malls, restaurant, at ibang tanggapan. Dito sa Pilipinas, kung ikaw ay may kapansanan, parang hanggang sa bahay ka na lang. These individuals who possess a range of abilities and talents are often confronted with difficulties that hinder their full participation in all aspects of life. Such hindrances include physical barriers with the lack of ramps and elevators, or barriers in communication with the lack of accessible guides or interpreters in our establishments. We must do better and work tirelessly to advocate for accessible infrastructure, ensuring that every corner of our nation is open and welcoming to everyone. On the subject of helping the plight of our PWDs, who represent 12% of the Philippine adult population, I support giving those with permanent disabilities a lifetime entitlement to their PWD IDs to minimize unnecessary burden or be hindered by any bureaucratic procedures. Lastly, I want to talk about the high funeral expenses in the country and the burden they place on indigent families. Sa kanilang kultura o sa ating kultura, mahalaga na mabigyan natin ang ating mga kamag-anak na namatay na makabuluhan at marangal na libing. Ngunit paano makakamit yan ng ating mga maralitang kababayan kung sa kabaong pa lang wala na silang pambili? This is not an imaginary concern and burden.
Ito po ang reality sa karamihan ng mga Pilipino. At this juncture, may I request everyone to direct their attention to this video prepared by my office. I just like to remind everyone that this burial refers to another bill, no? So yes. This isn't anything to do with the lifetime duration of the PWID. Iba pa to, no? Itong burial issue. Okay. Si Senators Grace Poe at sina Senator Rafi Tulfo ang may bill tungkol dyan. Okay. Thank you. Kapag namatayan ka eh, bagay na kailangan maglamay ka pa ng napakatagal para lang magkaroon ng maraming abuloy para pambayad sa mga pangangailangan. Yung bank, simenteryo, pampa-imbalsa mo. Sana lang, hindi ka naman lalapit sa kanila kung may pambayad ka talaga. Marami silang hinihingi. Halimbawa kung sana matay at saka yung mga abstract, indigency, at saka kung taga saan ka, yung mga halimbawa, mga residence certificate para mga ganun. Ang dami nilang hinihingi. Sana yung diretso na lang na, namatayan to, kahit sana taga-probinsya to o dayo na sa isang lugar, sana matulungan. Of course, ay salamang kaming dalawa mag-asawa, mananahe, ngayon nagkasamang palad po. Namatay yung asawa ko last year lang. Sa hirap ng buhay, nangalap na lang kami ng pampalibing. Lalasan ko nga ang gobyerno, hindi naman po ako natulungan dahil nga marami requirements. Kagaya nung humihingi siya ng birth certificate ng asawa ko, dito sa Manila ko lang na-meet siya, wala namang kamag-anak. Pupunta ako ng Bisaya, napakalayo, walang pera kagastos na naman. Kaya sa hirap po ng mga requirements ng government, ito po hanggang ngayon. Hindi na ako lumapit. 1 year na siyang nakalibing. Sana po magkaroon ng libreng libing sa mahihirap na katulad namin. Kami po, sana walang marami pang requirement. Kaya po, magpapayong na po kami. Yan po yung kalagayan namin ngayon. Dahil mahina na po kami. Tsaka yung requirement nila namin kaya ayusin. Ako po si Heidi. Hindi pala yung mama ko po nakaburo ngayon dito sa 2nd Street, Barangay Santo Niño. Namatay po siya. Kinamatay niya po yung kidney niya. Nagdalayan po kasi yung mama ko. Ngayon po, lamatid po kami sa munisipyo para makabawas din sa mababayaran namin sa foreign area. Kasi po, 64,000 po yung bill niya. Yung nabigay po ng munisipyo is 12,000 po. Kaya nabawasan po yung 64, naging 52 na lang po. Sa aming pananaliksik, umaabot sa higit kumulang na 15,000 pesos po ang gastusin ng isang ordinaryong Pilipino sa pagpapalibing ng namayapa niyang kamag-anak. 15,000 pesos. Samantalang, ang maaaring makuha lamang sa DSWD para sa burial assistance ay 10,000 pesos. Kulang na kulang po. Kaya hindi nakapagtaka ang sinabi ni Nanay kanina sa video na pinapatagal na lamang nila ang burol para makalikom ng sapat na pera mula sa abuloy. Umaasang may magbibigay sa abuloy para mailibing na maayos ang kanilang patay. Maliban sa kulang ang naibibigay na financial assistance, ang dami pang requirements na kailangan isubmit, lalo na sa DSWD. Bakit natin pahirapan ang ating mga kababayang maralita ng ganito? Namatay na nga, walang perang panglibing, utusan pang maglikom ng pagkarami-raming dokumento at kailangan dumaan sa napakahabang proseso. Under my proposed bill, we aim to simplify the process by asking only the death certificate and certificate of indigency and the funeral contract between the beneficiary and accredited mortuary. Basta hindi higit sa 15,000 ang kinikita ng pamilya at walang property sa sasakyan, qualified na dapat sila sa free burial assistance. Sa kasalukuyan, 4 na syudad lamang po sa buong bansa ang may ordinansang
nagbibigay ng free burial assistance sa kanilang mga constituents. Yan po ay ang Quezon City, Navotas, Davao City, Dasmariñas, and Cavite. These cities provide for free burial or funeral assistance, except for Cavite, which only provides free cremation and urn at the moment. That being said, I filed three bills which will be presented to this committee today. First is granting a lifetime validity of persons with disability identification cards. Second, the Accessible Environment for All Persons with Disability Act. And third, the Free Funeral Services Act. I urge my fellow senators for urgent passage of these bills. Again, we cannot afford to neglect the vulnerable members of our society, and the situation calls for immediate attention and collective action. Thank you, Madam Chairperson. Yes, thank you very much. Let's start with the Magna Carta, including the lifetime validity of the IDs. If you don't mind, perhaps you can begin with the ID since Senator Tulfo is here, although there are some questions also on the part of Dole and NEDA with regard to the employment percentage that are very, very important as well. Let's just begin with the PWD IGD cards. Marami tayong naririnig na napakadali kumuha nito at napakaraing peke. Peke dahil pinipeke yung qualification, peke dahil madali naman daw kopyahin. So are there any measures against the misuse or commission of these fraud misrepresentations that we can imposed given that they are now being issued by the LGUs? At alam naman natin na napakadali sa ibang LGU makuha ito, tapos pahahabain pa natin ang lifetime, eh lalaganap at lalaganap lang yung abuso. Ano bang magagawa dyan? Right now, what safeguards are in place? Is there anyone in DSWD that can help us here? Sa totoo lang, ang LGU ang naglalabas nito, di ba? Nagko-confirm ba sila sa DSWD, please? Good afternoon po, Madam Chair. Right. I think wala naman kasi tumututol na maging permanent na yung ID. Ang problema nga lang, yung mga mechanics, unang-una, yung mga peke. Kasi alam naman natin, halos sa, hindi ko maalam kung ilang porsyento, pero marami-rami ang hindi totoo. So, ask Dumlao, please. Yes po, Madam Senator. Kapag po may mga reports na pinapaabot sa DSWD, again, we refer back to the LGUs for validation. Wala bang obligasyon yung LGU na i-check back sa DSWD kung nasa listahan? May listahan ba ng PWD na maaasahan given that we have actually a national council? May listahan ba kayo na malimitahan lang sa totoong PWD na kulang ang benepisyo, sila lang dapat, wag na dadagdagan ang kung sino-sino pa? Mm. Yes, they have no obligation to check with the SWD. You cannot compel the LGUs to talk to the National Council and refer to them or the DOH, perhaps, so that we can safeguard the credibility of these IDs. Yes, Attorney Alaba. Yes, ma'am. Ang ginagawa po ni NCDA po, we have a monitoring tool po. Meron po tayong tinatawag na... yes, but do you have a list? Yes po, meron po. Yung list po namin nasa mga 1.4 po na nabigyan na po ng ID. Pero 1.4 million po. Pero kinalap ninyo sa LGU? Galing po sa mga PDAW offices po ng LGU. Hindi po baliktad yun? Eh, yung kalokohan nangyayari nga sa ibaba, eh, tapos sila rin ang mag-transmit ng listahan nilang mali at ibibigay sa inyo sa itaas. Eh, di parang inuulit lang natin yung kabulastugan. Actually po, ang nangyayari po usually po, na nabibigyan po talaga ng maraming freedom si LGU, na yung PDAW office po, na minsan nagbibigay pa sila ng additional safeguard po. Like for example, pag nakita po nila na yung disability niya, yung doktor na specialista hindi po doon sa category na yon, pinapa-resubmit po nila. De, ang sitwasyon kasi sa LGU naman, ang problema walang mga specialista.
So kung yes, sino-sino nagse-certify, na kung minsan di ko na alam kung totoo o hindi, pero nakikita ko, may problema rin kasi sa LGU. They can't certify yung permanent or temporary incapacity or particularly those that don't manifest physically. Yun ang problema kasi they have no capacity to do that. Can we ask someone from DOH, anong mabuting gawin para yung tunay na PWD lamang ang siyang bibigyan ng ID? Good afternoon, ma'am. Ma'am, ang Philippine Registry po ng for Persons with Disability handled by DOH. Ang DOH po, sir, ang, ma'am, ang iba pa yung listahan po, ninyo kaysa sa listahan ng National Council? Hindi kayo nagkakaisa? May isa po. Mirroring po sila, ma'am. Naka-connect po sila sa DOH. Pero no, pero nalilito sir ako. Kasi sabi niya, galing sa LGU. Sabi niyo, may sarili kayong listahan. Bali, ma'am, ang DOH po ang may hawak po ng main system po natin, nagme-maintenance system. Paano niyo nadidirive yung listahan ninyo? Ang nag-encode po, ang naglalaman po dun sa registry po ng DOH di bali po, na yung nag-encode? Saan galing yung basic data? Nasa LGU po, sila po yung nag-encode, sir. Yes, so, po. Ang hunot dulo, lahat umaasa sa LGU na kung tutuusin, kahit wala naman masamang intention yung LGU, wala rin naman mga expert dito sa PWD, di ba? Yan ang problema natin. Madam, so pareho kayong umaasa sa LGU, both DOH and National Council. Sa palagay ninyo, tama lahat yun? Madam Chair, if I may po. Hindi, kasi nanggaling ako sa LGU na napakalayong probinsya. At talaga wala kaming specialist. Eh, sinusulat lang doon yung physical na yung manifested, okay lang. Pero yung mga nasa, sabihin na natin na may iba pang incapacity that's not obvious physically, we simply don't have qualified personnel to determine the same. So, anybody would like to comment? Attorney Alaba po. Para maano lang po, para mag-coincide kami with DOH po, yung sinasabi po ni Ma'am Raimundo po is yung ano po, pa Philippine Registry on for Persons with Disability po. Parehas po kami, nagmi-mirror po kami. Ang data po namin nasa mga 1.1 million po ngayon. Galing po sa lahat ng na register po. Pero from NCDA po, we conducted a monitoring system nga po. Yung sa disability collection, meron po tayong mga 1.4 po. Okay. Ito po yung na-issuehan ng IDs po. Yeah, the problem is you have no capacity. You don't make any effort. Ang dami naman DOH sa lahat ng probinsya. Malamang yung National Council, kulang na kulang ang budget. Wala naman kayong kinatawan sa bawat probinsya. Pero kayo, ang DOH, hindi ba ninyo kahit rin na random check man lang kung totoo o hindi? Ang dami-dami ko pong kilala na may PWD card na talagang walang kaproblema. Tama dyan, Madam Chima Kasingit. Yeah. Yeah, in fact, there were several instances na pumunta sa programa ko na sinabing PWD na kinontest nung ibang tao dahil hindi naman talaga PWD. On the other hand, meron naman talagang it did not manifest physically like you said, pero sa loob naman yung kanyang disability. Now, may tanong lang sana ako, doon sa pagsasubmit ng doctor certification, para may taga-LGU ba rito para makakuha ng PWD ID. Meron ho ba nagbe-verify doon sa certification from that doctor? And is that doctor accredited? Or any doctor for that matter can just issue a certification saying this person is PWD? Meron ba? Yes, Attorney Alaba. By practice po kasi as regional programs coordinator po, kami po yung nagpumupunta talaga sa different PDAW offices po. Yung PDAW po na officer po, yun po yung nagva-validate po. So they call the doctor? PDAW, LGU. Kaya nga po, LGU po, LGU, yun PDAW. Na, ipaikot-ikot. Kaya nga, so yung PDAW, tatawagan nila yung doktor? Yes po, Senator. And then that doctor is accredited? Usually, Senator, nagbibigay lang po ng hinihingin lang nila ng mga medical certificates po. Medical certificate. Pero di ba mas maganda pag meron talaga mga doktor, accredited doctor na certified sila, na sila lang talaga ang makapagdideklara na yung isang tao ay talagang PWD. Not just any doctor.
Actually po, yan po talaga dapat po, Senator. Yan po talaga yung sinusulong namin. Kaso nga lang po, every time na nandun na kami, there are no available po na specialists po na mga doctors po. Meron po tayong mga general doctors po, pero pagdating po, like for example, mga psychiatric doctors, wala po talaga available. So paano natin malalaman po kung ang isang PWD card is legit o fake? Wala? Wala ano? Verification na lang po talaga sa LGU. Wala ba yung, why don't we come up with a PWD ID na merong barcode? Pwede ho ba yun? The NAPFI please, Ms. Yes, Mata. Yes po, good afternoon po, Madam Chair and Senator Tulfo. There are LGUs po have their barcodes po. With regard po sa mga medical practitioners po, usually sa experience ko po, dati po kasi akong presidente ng isang federation sa isang LGU, yung health center doctor po ang nag-certify. Pag, sabi nga po ni Senator, kanina, pag physically po, nakikita natin. Pero pag... Kaya lang yung doktor sa probinsya, alam ko naman, yung iba doon, OB-GYNI, yung iba, cardiologist, internist, yes. Wala nang kinalaman sa PWD. Lalong-lalo na yung binanggit mong psychiatric or other mental health issues that they're really incapable. Yes, so, pipirma sila. Pero eto pa, there's a distinction kay Senator Tulfo's bill between permanent and temporary disabilities. Eh, hindi na nga nila malaman kung may disability o hindi, may temporary pa at permanent. Paano kaya yun? Ma'am, isang DOH able to create a team, at least on the regional level, na kahit random check man lang, to keep everyone honest lang? Yes. Because we're depriving the PWDs of so many rights and requisites, and then at the same time, we're just handing out all these cards at whim. At yung iba kasi nagagamit sa kalukuhan para makapagsamantala. So, hindi ako magugulat one of these days, yung pag gumawa kayo ng checking, yung doktor na nag-certify ay isang veterinarian doktor. Hindi, nangyari yan. Pwede mangyari yan. Kasi anybody, any doctor for that matter, can just issue a certificate kung kaibigan niya, kapitbahay niya, ka-madjong niya, sige, PWD ka na, ito na, dali mo to sa, sabi niyo, pidaw? Dali niyo sa pidaw. Titingnan pidaw. O, doktor nga talaga ito. Issue na agad ng certificate. Tama nga si Sen. Aimee, dapat talaga yung mga legit lang para mabigay lahat ng benefits yung sa karapat dapat na PWD. In fact, I remember Sen. Aimee, many years ago, sa NLEX, sa isang gas station, nasagi lang ng driver ko yung kotse na may sakay, supposed to be siya ng PWD. Nagwala, nag-skandalo, nagsisigaw dahil PWD siya, pakita niyang ID. Ngayon, para hindi na kami mag-tsetsibureche pa, nagbayad na lang kami. Binayaran ng driver namin, sabi niya, PWD ako, pinangalandakan yung kanyang ID na PWD. Ang lakas-lakas niya. Makasigaw-sigaw nga, makapagmura, sabi ko. Kaya niya magmura, kaya niya makipagsigaw, makipag-away, at diretso naman lakad niya, pabalik-balik. And nag-declare siyang PWD. For me, siguro fake yun. But anyway, ang tanong, doon ba sa ID nakalagay kung ano yung disability niya? Okay. Yes, Senator. Nalagay po doon yung disability niya. Pero yung description, nakita ako na very vague, hindi ba? At saka kung minsan, hindi na siya medical term eh. Nakasulat kung ano-ano lang, pilay or whatever. Eh, hindi naman nakasabi doon kung anong klaseng pilay yun. Ito, kasi nakakita na ako ng kung ano-ano nakakatawa sa, eh. Sa Manila, kayang-kayang i-fake to. Pupunta ka lang sa recto. Yeah, Madam Chair. Mas maganda naman yung sa recto. Mas maganda pa yung sa recto. So, pwedeng i-fake ito ng kahit sino. Siguro it's about time. Siguro maging ano, official na lang, isa na lang uniform. Yes. Yung itsura, yung appearance. Yes. Dapat isa lang. And then may barcode. Na kapag dinaan yan sa computer, mag-reflect doon na talagang ito si PWD at nasa National Registry.
Tama. I agree po. And I think at this juncture, I'd also like to recommend na sana yung DOH, kahit sa regional basis man lang, mag-random check kayo kahit hindi natin kaya. Kasi alam natin yung mga LGU, hindi kinakaya na magkaroon ng specialista. May DOH hospital naman sa lahat ng lugar. Magkumpuni na lang kayo ng specialist group na once in a while, kahit kada 2 weeks, di ba, nabubuo naman yung mga specialist. Every 2 weeks, they go around the hospitals. Baka naman pwede mag-team sila at tignan at least randomly. Di ba? May mahuli naman ng ganyan. Also, we have to establish also the parameters for permanent and temporary disability. We had this discussion before with regard to employment. Yung sa temporary kasi, Senator Tulfo, yung sa temporary, gusto natin na maging makabuluhan ng buhay nila at nagtatrabaho sila. May contribution sila sa lipunan. Mm-hmm. At gustong-gusto talaga nila kumita at maghanap buhay. Pero yung permanent, talagang kailangan tulungan na natin. Ibang obligasyon doon. So we discussed that with Julie, we discussed that with Fed the last time. Ngayon, what are the parameters health-wise? Hindi naman kami doktor. Ano ba talaga yung permanent and temporary? Ma'am, dapat ba ilagay sa batas yung definition niyan? Ma'am, sa ngayon, ma'am, in coordination with the NCDA, wala pong nakalagay sa guidelines, ma'am, ng permanent and temporary. Kasi, ma'am, nagsasubmit po ng certification on disability po kung isa pong tao ay may disability po. And then, in terms of certification, ma'am, with permission po, na hindi naman po all the time, ma'am, na kailangan a general, I mean, a specialist po. Ang nasa guidelines din po, ma'am, sa ng NCDA na unang-una po, pwede po sila magpa-certify kung ano po yung disability po nila to a general doctor, like sa RHU po natin, ma'am, na usually po mga general doctor po ang ating matatagpuan doon. But ang mga general doctor... that's the crux of the problem, ma'am. The GPs, yes, ma'am, are certifying all sorts of people, at the same time depriving real PWDs of the services and therapies that they require, di ba? Yan na nga ang problema natin. Ayaw na natin ng mga GP sa RHU eh. Kasi kung minsan, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, alam na natin yon. Hindi naman pwedeng idaan sa pakiusap yung PWD privileges. Hindi naman yata tama. So anyway, is there in the existing list or in the PWD card an indication of permanent or temporary disability? Wala eh. Okay, fe. Oo. Julie, alam ko. Nembang nga malim. May nga pon. Ang bilang person with disability, I was issued a permanent. Pero yung term po, sana po ay ibigay ko yung aking medical na assessment, both ng SSS at ng aking attending physician. Permanent total po, yung pong, by the way, meron pong apparent and non-apparent, di po ba? So yung apparent po ay, yun po ay nakikita or halata na, hindi na kailangan ng medical certificate. Yun pong non-apparent, kagaya ko, ay kailangan ng medical certificate na yun po ang hinihiling na ang Department of Health will have a team to issue this dahil sa kanila lang po manggagaling yung katotohanan. So, in the permanent, apparent or sa apparent, eh wala na po tayong problema doon kasi permanent na po yun, lifetime validity na po yun. Pero yung non-apparent, my medical certificate, in my case, I was issued a permanent total disability because the other is permanent partial, hindi po temporary. So yung permanent partial, eh, yun po yung medical term na ginagamit po ng SSS. Para doon sa... as opposed to permanent total. Opo, yung permanent total, yun pong yung lifetime na po. Yun pong permanent partial, yun pong nakakatrabaho pa siya kasi partial lang po yung kanyang kapansanan. At yung permanent partial, tama po, maraming salamat po, Senator Tulfo, na yun pong 3 years to validate ulit, renewal, kailangan po kasi gumagaling po siya dahil po sa rehabilitation. So, lalo na yung person with work-related disability, ginagawan po ng paraan ng ECC na maibalik po siya sa employment.
So, yung temporary po kasi, mas maganda para sa akin dahil siya po yung medical term na ginagamit ng SSS. But, ma'am, excuse, wala sa mga card na ito nakalagay wala na temporary, po. Permanent. Wala eh. Wala po. So, therefore, color-coded po sana yung permanent total at saka permanent partial. At sa permanent partial at non-apparent, kailangan po talaga ang medical practitioner license to do that. Hindi po kailang, kasi nga po, pagdating po sa PDAW, hingin lang po ang photocopy ng medical certificate. Hindi na po nila binavalidate kung totoong doktor ba yon o veterinarian yung nagpirma. Yes. Hindi po makaya. Wala po silang kakayanan. Totoo po yon. So, ang DOH po, dapat po ang magkaroon ng team, and that's part of the law po, Senator Tulfo. Oh, binibenta ro po yung PWD card. Yep. Kawawa. Totoo yan, matagal na yan. Oh. Actually, mas mabuti-buti na nga ngayon eh, kasi na-expose natin. Okay, Julie, please. Yes, ang suggestion ko lang, dapat talaga doktor ang mag-validate. So, kung may initiative ng DOH, sabayan na rin natin na kung pwedeng sa batas, nakalagay doon lahat ng doctors obligated to submit something, no? To submit a report of disability. The doctors can do that. Immediately submit it to DOH. But by doctor, you refer to a specialized doctor, yes, or a GP, yes, as kung, referred kung to deaf earlier? Yung disability, an ENT will supply, you know, the data. Kasi siya yung tumitingin doon sa pasyente. And that alone is a good certification. Pagka naman mental and disability, a psychiatrist, a psychologist can forward. Parang kagaya yung pag kinasal ang mga tao, yung simbahan, forward kagad yung dokumento sa simba, sa City Hall. Kasal ka na. Parang automatic na siya na yung mga doctors should be compelled na meron kang pasyenteng deaf, mentally retarded, meron kang pasyenteng crippled, kayo na magsusupply ng data doon sa DOH. Excuse me po, Madam Chair, ito pa, naalala ko, ano, pumunta ako minsan sa isang mall, may parking para sa PWD. Yes. Nakita ko, pumark yung tao, mukhang, I don't know, walang sa physical eh. May dalang backpack, tapos may hila-hila na parang maleta. Nag-park siya. And then later on, may pumunta na talagang totoong PWD. Naglalakad. Pipilay-pilay siya. Hindi niya nagamit yon, yung slot para sa PWD parking. So we should be strict dapat talaga. Dapat there are fines and penalties, pati yung mga CR, pati yung ibang special exactly assistive devices and areas na ginagamit ng hindi naman PWD. So siguro we have to come up with a law na dapat may penalty. Kapag, yeah, pag nameke ng PWD ID in possession of a fake PWD ID, yeah, dapat may penalty. Yeah. And yeah, include, I suppose you need to include also the government official who assisted or enabled that fakery. Hindi, pero what if yung PWD pinagawa sa recto? Eh di kasalanan niya. Di, hulihin din yung taga-recto. Hulihin yung taga-recto, yes, hulihin yung PWD. Pero kung, yeah, nanggaling sa LGU, kasama din yung LGU at yung official. Correct. Doon. Dapat kasama. Kung talagang napatunayan na yan ay inisyo ng LGU at they didn't do due diligence na para i-check kapabayan, oh, pwede pa rin kasuhan yung taga-LGU na nag-issue. Sige. So we'll come up with a law. Sige, let's make a more thoroughgoing effort. Sige, I saw Chairman First Heart Philippines, Ferdinand Bong Laureta. Can you tell us about your organization? I'm not familiar po. Good afternoon. Kasi yung iba dito, suki nga eh. Yes, parang first time ko nakita na may yes, First Heart. Ano yes, po yun? Good afternoon, Senator Amy and Senator Tulfo and the rest of the guests here. I'm Ferdinand Bong Laureta, tubong Ilocos Norte rin po, pero dito na po ako nakatira sa Marikina. Actually, I formed this First Hearts Philippines very recently because I myself is a PWD also. No? In 2021, I was diagnosed with stroke. And of course, the effect is paralyzed. Alam niyo na po yun. And because of, talagang gusto kong mabuhay, gusto kong maging normal, gusto kong manumbalik yung aking normal na ginagawa dahil hindi naman ayaw na po nating
mawala ng maaga. Ganun po. At gusto natin maging kapakipakinabang. Tayo po ay puspusang nagpagamot, no? So may mga rehabilitations tayo, may mga therapeutic exercise tayong ginagawa. Hanggang sa, kung makikita niyo ako ngayon, I look normal. But syempre, I cannot do the same activities as I was doing before. Primarily because my internal organs, may konting problema na rin po. But because my heart wants to help the PWD like me. So, okay. What does this have to do with the ID being yes, a lifetime? Yes, po, ato, Senator. Duration. Ito po kasi, nung na-issuehan po ako sa Marikina, I would say na they are very accommodating and ano naman po sila, the local government is very proactive in the sense po na hindi kami pinapahirapan, but we have to present the medical certificate, no, not only medical certificate, the abstract. Medical abstract, showing all, even the laboratory results and everything, which means hindi mo siya pwedeng pekehin. No po? Yun po yung ma-assure ko na sa local government na ho yan, kung tinotolerate nila yung mga ganong wrongdoings. Pero sa amin po, never po nagagawin yan. Yun lang po yung aking masishare. So in my ID po, wala ho talaga yung sinasabi ni Senator Amy po na permanent and partial or temporary? Yeah, something permanent, like, wala po. Partial and permanent total. At saka may apparent, may non-apparent. So all these categories, I think we're not able to do this. But perhaps in a TWG, in a technical working group, we can enjoin our doctors to please help us with these categories and what are really necessary to be displayed in the ID. I think there is also cause to indicate whether this was work-related for purposes of the dole. Is that of interest or is that some kind of prejudicial information? Kailangan ba isulat doon na work-related? Thank you, Madam Chair. Or wala na silang pakialam doon? That is actually under the purview po of the ECC. In that they handle the rehabilitation for work-related injuries. Sorry, so that's that would, under the? ECC po. The yes, employees' compensation. Ah, the employees, yeah. Yes po. Okay. So it would be, it's a good suggestion po to include that because palagi that would ko, also maganda help ilagay yun eh. Para may konting tulong din. Yes, ma'am. So there's a lot of information that's not, in fact, in this ID card. All right, with respect to implementation, what steps can be taken to ensure the smooth transition? Parati tayong kapos sa pera. So how do we transit from the three-year renewables to the lifetime permanent? Ano? Kasi it all boils down, as usual, as DSWD is familiar, with the listing. Parating listing dyan eh. Kasi tulad nga ng sinabi kanina ni Nafe at ni Julie, kapag permanent na yan, dapat lifetime. Kapag naman hindi permanent, eh siguro naman wala ng card. Or kung may card man, maliwanag na temporary, ganun ba yun? Kung permanent at partial, yan, kay mga Nafe, paano ba yun? Kasi nakakapagtrabaho pero may permanent disability talaga. Ilalagay pa rin sa card. At saka lifetime pa rin. Opo, yung pong lifetime permanent pa rin. Total. Basta permanent talagang. Permanent total po. Oo, dapat lifetime duration. Yeah. Kapag temporary, 3 years lang? Paano, Ms. Mata? Yes po, I'm a bone cancer survivor. I'm an amputee. So, ang pagiging putol ng pa ako ay lifetime. Lifetime na yon. Yes po, pero, so that is permanent, ma'am. That's permanent. Yes. But what about issues where, for example, the work-related accidents were over time, given therapy and determination, you can actually improve your situation. Is that still considered temporary or permanent? If I although I used orthotics po before, prosthetics po 3 times when I was practicing as a medical doctor. Uh-oh. So, the same naman po yung nagagawa ng walang... Yun na nga. Uh-oh. Apo. So, I guess, but my impairment po, kasi inaano po natin impairment na po dahil putol po yung paa ko. Of course, yeah. Apo, but it's permanent. But the functionality din po kasi yung pinag-uusapan dito, ma'am. Correct. Kung i-identify ba natin siya as temporary, permanent. I think you're going to put permanent, partial, exactly the same as Manang Fe? No, ma'am. Bakit? Ano sa akin, ma'am, it's more of the, in terms of the national PWD ID card, It's more of
identifying po ano ba yung mga permanent impairments or disabilities na meron po talaga tayo. So it doesn't mean na dahil hindi ka na nakakapagtrabaho o ilalagay natin dahil hindi ka nakakapagtrabaho ay permanent na yon. Yun po ba ibig sabihin nun? Or no, I'm confused. Partial, no, we're just indicating disability. It has nothing to do with your functionality or ability to work. Yung card lang, anong ilalagay sa card? Permanent. Permanent, ma'am. Pati kayo. Yes, ma'am. Kahit nagtatrabaho kayo, you definitely, yes, like ma'am, you said, yes, ma'am, have had an impairment and it's going to be a lifetime, yes, problem. Yes, ma'am. I guess medyo sasegwayan ko lang ito, ma'am. Kasi nung nag-expire ang aking National Disability Card, ang aming LGU lahat po ay humingi ulit ng panibagong requirements from the start. Sabi ko, okay, hindi naman tutubo ang putol kong paa. Sabi ko sa kanila, so physically, pero ni-require po nila dahil nga po yung scenario before na nagkakaroon ng mga peking, mga ID cards po na ganyan. So, lahat po, kahit po sa akin na ay pinagsubmit po. Pero dapat after nyan, lifetime na po dapat. So, dapat po number one, ma-identify po ba ano ba yung mga permanent disabilities na meron po tayo. Para at least po pag is na-identify. Is DOH able to do such, make such a listing? At least in general, and then you add, like all lawyers do, the catch-all provision at the end, and all such similar conditions, blah, blah, blah. Pwede bang ganon? You make some provisional listing? Ma'am, honestly, ma'am, at this time, ma'am, we don't have the list. No, but you can make one. Ma'am, you can make consult, a list, ma'am, of disabilities, like Ms. Martha mentioned, and sina Mang Julie and Faye and Walter mentioned. Nagawa tayo ng listahan of what are these, for example, parang bag, what are examples of permanent disability, just to give us a notion. And also to help the LGUs figure it out, no? Pwede bang gumawa nun? Ma'am, with permission, ma'am, we will consult, ma'am, the professionals, doctors, ma'am, regarding the request. Yeah, I'm sure they can, diba? At least, well, some things are permanent. Well, Attorney Mark knows that, diba? You were not born blind, but in fact endured the disease and thereafter lost your eyesight. Isn't that correct? Yeah. So it was acquired, but it's permanent. Yeah, there's no going back, but it didn't stop you from passing the bar on your own. Very good. Okay, are there cost implications extending the validity? I would have thought it would be cheaper kasi panghabang buhay na nga, di ka na pabalik-balik every 3 years. Yes, Ms. Mata, please. Actually po, 5 years na po ang validity natin ngayon ng ID card. 5 years? Yes po, pero yung cost po, I guess there's no additional cost po pag magla-lifetime po tayo dahil yun nga lang po, need lang po yung ID na maging ito ay sustainable, hindi po yung madaling mapunit. At saka madaling kumari, no? Pare-pareho naman. Opo. Kasi talaga, iba-iba eh. Kaya kayang-kaya ng recto. Okay, yes, Attorney Alaba. Ma'am, I would... And I think we haven't called on Ms. Agaraw. Maybe we allow Ms. Agaraw muna. Sige po. Chair. Ako po agree po ako dun sa yung meron pong uniform na itsura yung person with disability ID and having that safe keeping or gatekeeping measure po, like yung barcode, no, that would lessen po. And also maybe tingnan din natin ano ba yung nag-eengganyo sa mga tao, bakit nila gustong magkaroon ng disability ID kahit wala silang disability ID. So maybe the discount and all the privileges, baka dapat tingnan yung mga other programs na paigtingin yun, ano, yung mga programs on, for example, transportation, on healthcare, para at least madi-discourage yung mga tao na kumuha ng ID na hindi naman nila dapat kinukuha. And also at the same time po, I welcome po yung lifetime validity ng ID, but at the same time, kailangan i-streamline yung sistema para nga hindi na paulit-ulit na bumabalik. Kasi I think the issue is not really more of how, kung ano yung list ng permanent and non-permanent eh. Pero yung pinapabalik-balik at pinapagastos yung person with disability. Anong ibig sabihin pabalik-balik? Hindi na nga babalik eh, dahil nga yes may po permanent na eh. Opo, I mean, yun nga po ang nagiging reason. Kaya nagkakaroon po ng malaking cost sa pagkuha po ng disability ID. Pero I think po, even kahit permanent po yung validity, kailangan mag-update pa rin po. Kasi what if lumipat po ng address yung person with disability or namatay siya or nag-asawa siya? Yeah, paano yung updating? Assuming it's a very young person,
Siyempre, lilipat-lipat yun. It has to be updated pa rin. Opo. So, dapat po yung database po talaga ay dapat maging very interlinked and interoperable po, ano. So, dapat yun ang ating, dapat bigyan pansin po ng ating DOH, NCDA at yung mga may in charge po sa database. Kasi kung hindi po efficient yung database at kung lumipat ako ng ibang LGU tapos hindi naman ma-access yung data ko or ano, baka maging mag-doble-doble yung ID o kaya naman ay hindi ma-update ng maayos yung information ko. Thank you po. Thank you. But this is not to say that we won't be giving disability cards to those with temporary disability. Bibigyan pa rin ng card. Pero renewable every 5 years? Ganun ba yun? Yeah. I mean, alam nga naman hindi sila bibigyan. They are disabled. Attorney Alava, please. Ma'am, under our Magna Carta for persons with disability po, permanence po talaga, impairment po talaga. So dapat po permanent po 'yung nabibigyan po talaga ng ano, ng ID po. So are you suggesting that as far as the National Council is concerned, those with temporary disabilities do not need to get an ID? Usually po hindi sila nabibigyan ng ID po. So no ID for temporary. For temporary po kasi ang nakalagay po talaga sa batas po is impairment po. So it's supposed to be ano po, permanent. Okay. And then just to add up lang po. Yung ano kasi si NCDA po kasi naglabas siya ng ano po ng administrative order last 2021. And then ang naglayon po noon ma'am is para mawala nga po yung mga fake and then para malagay doon sa PRPWD po na yung mga ano talaga yung mga persons with disability na totoo po talaga. So ang nangyari po is lahat po ng pindaw was mandated to release new IDs po for the purpose of PRPWD. And then yun na po yun, yung expiry. Yes, but you know, the problem in all of this, meron pa rin temporary na nakakakuha ng ID. Kaya nga yung sinasabi ninyo na dapat yung permanent lang, parang hindi naman nagiging totoo yun eh. So, I'm wondering, yung permanent nga ang walang card eh, pagkat hindi nga makaikot, hindi nga makapunta sa munisipyo, kaya sila nga yung nalulugi eh. Yes, before po kasing mga temporary po na nai-issue noon ay cancer, pero nung naisama na po ang cancer... Pero hindi disability yun, sakit yun. Pero ma'am, it's part of the categorization na po under the Administrative Order 0005-13 po. NCDA and DOH, ma'am. I'm sorry, DOH. So, cancer is included as a disability? Yes, ma'am. It's part of the 10 categories, ma'am. Are you sure? Yes, ma'am. Yes. We already have a... DOH memo? Yes, ma'am. AO, ma'am. Administrative Order. Kailan? 0005-13A and may amendment po ng B. When? This was 2021. What date? This was signed, ma'am, 2021, ma'am. Yeah, tama ba yan? Ma'am, na-include ma'am siya ang cancer, ma'am, as one of the type of disability based from the law. And it was... Bakit ganon? Ma'am, it was in the parang law... Parang maraming doktor ang magre-reklamo niyan kasi hindi siya tama. It was in the... ma'am, in the law ng cancer, the cancer law, ma'am, na... people living with cancer, a cancer survivor po, what's are considered cancer law? Po... What are you referring to as the cancer law? Basta, maybe you can give me something about yes, this, ma'am. About the yes, cancer ma'am. Law as well as the AO. All right, but I think at this juncture, perhaps we can call on the Madam Chair. DOH and the rest to put together a TWG. I'm sorry, I have session at 3 o'clock. We have to go a little bit quickly. Palagay ko, we've discussed this naman in its essential elements. We are all in agreement that a lifetime PWD ID is in order, right? We are only trying to refine the definitions of permanent and temporary, apparent and non-apparent, as well as provide enforcement mechanisms to make them truthful, such as the DOH undertaking some kind of random specialized inspection, as well as establishing stiff penalties for those who fake the same. So, I think that's where we are. Yung mga detalye nga, yung katulad ng mga nagka-crop up tungkol sa cancer at iba pang sakit, siguro pag-usapan na lang po natin sa TWG. So, kung maaari, isang DOH, please, sumali po kayo.
yung iba pa na gusto mag-volunteer, sumali po kayo dito tungkol sa lifetime ID. Okay, ha? Para mag-TWG na, Beth? Yes, ma'am. Oo, pwede. Para sumama na. Ang question ko kasi, marami pong, marami pa rin tungkol sa ating amendment sa Magna Carta. At narito ang NEDA at yung DOLE na palagay ko ang kanilang sulat, yung sulat ni Secretary Balisakan ay mabigat at kinakailangan itimbang natin sa kabila ng pagnanais natin na magkaroon ng 1% o di kaya ayon kay Senate President Zubiri, 2% na reserve seats. Kumbaga sa PWD, may mga issue tungkol dyan na inilabas ng ating DOLE at kasabay ng ating NEDA. So perhaps we can call on our DOLE as well as ASEC Council of NEDA to give us the salient points of your position. So yung DOLE muna. DOLE muna. So, alam natin, ang actually, sa totoo lang, kung tutuusin, matitino naman yung batas natin, kahit papano may framework. Ang problema yung enforcement, yung implementation nitong 1%, talagang wala ka kwenta-kwenta eh. So, yes, Ms. Baldosa. Thank you po, Madam Chair. We, of course, express our support on the proposed legislative measure seeking to amend the Magna Carta for disabled persons, granting additional privileges as well. You have any idea what the compliance is? You have numbers? How many PWDs are actually in the workforce? Okay. As of the latest statistics po based on the ISLE from PSA, there are 18,563 persons with disabilities. This is the total employment of establishments with 20 or more workers. In the entire Philippines, only 18,000 are gainfully employed? For June 2020. Po. In the entire country, I think there's got to be a serious mistake. No, Dole, that's wrong. Sorry, ma'am. This is based on the study. On the PSA survey, there is out of the 1.9 PSA, sigurado ko. Out of the 1.9 million working age Filipinos, only 353,000 or less than 1 in 5 were part of the workforce in January 2020. No, it's not relevant. Please tell us only about the PWDs. Let's focus on them for a change. This is can you sift through your data before you announce? Maybe as a country's better prepared. Ayusin mo muna yan. Mas lalo kami nalilito. Litong-likot nga kami. Sure. Sige na. As a country, please. Maliwanag yung sa NEDA eh. Kasi ako, personally, I know for a fact that these affirmative action efforts and reserve seats tend to have a backlash and tend to work in reverse, as seen very clearly in the efforts for the Ivy League schools to be compelled to hire, to allow students from marginalized backgrounds, whether ethnic, religious, or economic. So medyo takot talaga ako dito sa mga percent-percent at yung quota system. And I think NEDA expresses certain reservations regarding the same. Yes, ASEC Council. Thank you, Madam Chair. As you mentioned, we have reservations on the proposal to increase this percentage in terms of the quota for employment of PWDs. While we understand the objectives, no, we also need to note that there are diverse natures and requirements of various businesses operating in different sectors. So they will have different needs. And we cannot really compel them to reserve certain percentages of their workforce or employment if it does not match also with the qualifications of the PWD. So sector X might be in need of people with a background in a certain profession or education, but we may not have
a sufficient number of Disabilities, for instance, who have that kind of background, Madam Chair. It boils down basically to that concern, Madam Chair. Yes, that's right. And your solution, I think, is in the recommendation of NEDA to add na okay naman yung 1% or yung sinasabing 2%, kaya lang we have to have a proviso stating in cases where there are no qualified PWD who applied for the reserve position, the concerned agency has to, the option to hire a non-PWD applicant. May ganon. Ang problema, eto, ang nangyayari dyan, nagiging tokenism naman. Ilalagay lahat ng PWD, lahat ng senior citizen, lahat ng kababaihan, ginagawa naman niya at saka lahat ng youth sa pinakamababa at pinakawalang kakwenta-kwentang trabaho na hindi naman pwedeng sabihin career, kundi wala, tawid gutom lang at compliance lang. So yun naman ang problema doon, mauuwi sa tokenism. Kung saan-saan na lang ilalagay, ano? That's the problem. I think there's also the fear. The other issue also is, di ba may additional costo kahit papano? Kasi you'll have to put assistive devices, the transport and other allowances. And most important, I believe, for all the PWDs that I've worked with, their access to therapies that tend to be so expensive and difficult to access. So, lahat ba ng corporations i-obliga natin? Kasi yung mga micro, small industries, hindi kakayanin yata to, lalo na yung mga nasa likod lang ng bahay. Should we put a threshold in terms of capital stock and assets? Kasi yun nga, hindi talaga kakayanin micro, small industries. Yes po, ASEC. We agree, Madam Chair. In fact, if you think about it, no, for a micro enterprise who maybe only have 3 employees, no, if we say 1%, then that means at least one out of the 3 has to be a PWD already. If they're only employing 2, that's already half of the workforce. And as you mentioned, there are also costs involved here. So it's probably the larger corporations who would be in a position to take some affirmative action, Madam Chair. That's right. That's that seems to be a problem. What do you mean by a capacity-based approach as opposed to a quota-driven percentage? Well, I think the point there, Madam Chair, is just not to just look at the physical impairment as such, but also the functioning of the individual. It's like Miss Mata. It hasn't stopped her from being a doctor. Yes, Miss Mata, yes. Yes, ma'am. Thank you, po. Actually, for... Yes, getting beyond the yes. disability or impairment yeah. towards functionality yeah. talaga. With the Republic Act 10524 po, the amendment for the employment po, equal opportunity on employment under the 7277 Magna Carta, there should be at least one in 100 employees for the private companies or in the corporate company. So at least one in 100. So below that... I'm sorry, I'm not hearing you very well. Okay, sorry po. So under the Republic Act 10524, which is an amendment of the 7277 for the Equal Opportunity on Employment, there is that which encourages private companies to hire, if there are 100 employees, at least one of them should be a person with disability. That's the 1% yes, ma'am. That we're referring yes. to, and, which is sought to be increased to 2% by several yes, senators. Ma'am. And the thing is that, ma'am, number one concern, ma'am, we will be increasing this. I'm not against increasing to 2%, but the problem is, or the issue here is, how prepared are persons with disabilities for them to be able to be qualified to that particular, those concerns. So it means po, it's a cycle ba, or it's a domino effect. If they are not equipped, no, under the education level or the skills, no, paano po sila makakapasok sa trabaho kahit pa sabihin na natin ito ay skills lamang o formal labor, ganun po. Ako naman, mas simple ang aking problema dito. Mag-i-increase ka ng 1-2%, pero papogi lang. Papogi lang lahat eh, kasi yung 1% hindi naman nagagampanan yes, ma'am. Eh. Yes, hindi naman nabibigyan ng trabaho yung 1% ng yes, PWD that is na true, maayos, ma'am. Na angkop sa kanilang kakayahan. Eh, i-increase mo nga, pero parang nambobola ka lang, di ba?
papogi lang. Huwag naman sana mauwi dahil and, alam natin na maraming kinakailangan ng ating mga makeup pansanan. And, parang nagagamit lang eh, parang pagandahan lang eh. Actually, yung 1%, maganda na rin yun kung na-enforce. Yes, ma'am. But for lack of training and specialized rehabilitation and all the therapies required, parang talagang hindi nakapacitate ang ating PWD to join the workforce. At the same time, wala naman tayong tax benefit or credit or pautang sa ating mga kumpanya na mag-level up sila sa assistive devices at ang kanilang setup, ano? Yung accessible environment, may gastos din yun eh. Siyempre, ang mahal-mahal maglagay ng mga daanan and transport, mas lalo pa. So, I worry that it will be a whole papogi provision. Pero, Madam Chair, there are private companies, multi-companies po, na hiring not just 1%, but they go beyond the 1% po. These are more of the private companies po talaga. Based on our experience. Yes, I believe that's the case not po. Only in private companies. And I think we should actually include NGOs. The NGOs have been much better at inclusivity than private companies. And sad to say, the very worst has been the government. Aside from a few enlightened LGUs, the reality is the government's been in violation of all these inclusivity efforts from the very start. Okay. So there's that. I think we need to go back to Dole. You had something to do with increasing partnerships as well as trainings in income generating. But I really need your data. If you can't produce it now, you have to give it soon. Kailangan natin malaman ano talaga yung compliance dun sa 1%. Kasi pupunta tayo from 1% to 2%. Yung pala yung 1%, hindi naman na susunod. Ano ba yun? So I need your data, please. Whether from PSA or Dole itself, can you please come up with that shortly? Otherwise, we can't move forward. We simply have no baseline. Yes, Madam Chair, we'll provide po the official figures on the compliance. Kasi yung sinasabi mo kanina, it's official statistics. Hindi naman PWD yun eh. Tutukan naman natin yung PWD, sabi ko nga for a change, ano. Okay. So, the other thing was that we need to undertake consultation, obviously. Before you come up with the law, it's important that we consult private sector, including the micro and small industries. Certainly, many of them can help our PWD. And sometimes, dun sa rural areas, wala namang access ang PWD, kundi sa micro and small. Dapat may obligasyon din sila kahit walang 1%, 1%. Kahit hindi nila kaya yun, di sila exempted, no? Tumulong din sila. So, yes, the consultations enjoined by NEDA are well taken. I think that's important so that meaningful opportunities can be provided not only in urban areas but in rural areas and not only in very large corporations but better yet in smaller ones. Okay, accessible environment, eto. Senator Tulfo also had this Batas Pambansa, which basically converts into law what's already contained in the IRR. Diba? Ito, nasa IRR na to ng ating Batas Pambansa 344 na hindi bibigyan ng license or permit ang owner or operator, diba? Nasa IRR yan, maganda nga yung pakay ni Senator Tulfo na gagawing batas na to para wala ng lusot. Pero dapat may karampatang parusa. Meron bang penalty si Senator Tulfo? May penalty clause, mabigat-bigat yung Section 11, no? Marami kayong penalty. So I think we should study that. Mabigat-bigat to, 250,000. Pero ang problema nga, kapag maliit lang na micro industry, papatayin mo naman yan sa 250,000. Hindi nila kakayanin yan. So siguro, magra-rank din tayo. Ano yung applicable, alin yung hindi. Kasi yun nga, masakit naman to. And yes, there are also statements here with regard specifically to the transport question. Ito naman, all operators of public transport to ensure the availability of vehicles with accessible features.
Sa totoo lang, sa batas ngayon, nandyan na yan eh. Kaya lang hindi naman nangyayari. We are fully aware that safety, ease of boarding, disembarkation continue to be as dangerous and risky as they were before. Hindi naman sinusundan eh. Tapos accessibility to transport to include all common carriers for public use. Dead letter law to. Wala akong nakikitang ganito. Sa totoo lang. There's also a little sticky point here, DOF, Atik Adriano, I think. Senator Tulfo speaks of a 25% discount in form of tax rebate. Allergic na allergic ang DOF dyan, to be granted in the first 3 years of registration for vehicles with accessibility features. Will that require that they are registered with you or they have to apply for this, even assuming that we get there? Andyan yan, it's there in Senator Tulfo's. With regard to accessible environment for all persons, we are talking about, sorry, I'm going so fast kasi hindi ninervous ako mali. SBN 1700-1700. Meron siyang tax rebate, 25% discount. I need your position on this, whether now or in writing in the future. Madam Chair, yes. Unfortunately, we don't have a position on that specific provision. Pero are you aware of this provision? It's there in the bill, one of the yes, bills we will provide our position paper. Oh, sige. Kahit maikli lang. Yes, po. And syempre, you'll say no. So, alam na namin yun. Just put it on record. Parang sanay na kung ganyan eh. Sige. Section 9 makes reference to accessible communication, providing sign language interpretation and ensuring website accessibility to all. Ewan ko, kaya ba yan? Kakayanin yan. Tapos, meron requirement dito ng access audit team. Although, to my mind, okay na may access audit team, pero post-facto na yan, di ba? Nangyari na. Nangyari na yung mali. Diba? Kasi audit lang eh, tapos na. Parang tapos na yung boxing. Pero at least better than nothing. But perhaps, perhaps we can do better. Perhaps one of the things that we need to impose in all the PWD laws, as many efforts as the legislators have made, great as the good intentions have been, siguro kailangan rin ng grievance mechanism. Baka naman yung mga PWD, hindi kayo nagre-reklamo. Parang sanay na magtiis ng magtiis. I think there needs to be some kind of grievance mechanism kasi maski magkaroon ka ng audit team, tapos na yun. Diba? Kasi post-facto na yan eh. Ang kinakailangan, habang nangyayari, may nagsusumbong. Yes, Ms. Agaraw. Yes, actually po, Madam Chair, one of our projects in Life Haven po is about Wheels of Justice. It's about the implementation of the accessibility law and we are starting to provide paralegal services po to those persons. Right. And who would maybe like a to, very ano po, simple complain. Grievance mechanism, yes, kahit po. 911 lang na 888 or oh, some website, di ba? Pwede magreklamo dito sa lugar na to, sa LGU na to, walang rampa at hindi talaga tumatanggap ng PWP, nagtatabuyan kami. Eh talaga nangyayari, eh di sabihin nyo. Opo. Yan ang problema. I think, can we indicate somewhere that there should be something like that? Kasi hindi rin nalalaman. Kailangan talaga eh. Hindi maganda sabihin. Pero pag hindi sinumbong, eh, nakakalusot eh. Saka madalas din po kasi, Madam Chair, even the persons with disabilities do not know na na-violate na pala yung rights nila. They don't even know na may accessibility. Kaya nga, nasanay na sa pag-TTS. Ano opo, ba yan? Hindi dapat nag-TTS. Ayun. So, yeah, I have concern that the compliance has been so poor. Actually, kung tutuusin, lahat ng mga batas na to, mabuti naman, maganda naman, pero yung mga lumang batas nga, hindi nga nako-comply to pa eh. Kaya nga, nakakapikon eh, dahil yung enforcement, wala naman depekto sa batas kung tutuusin. Pwede ma-improve, lahat naman ha, i-improve.
Kaya lang, yung compliance talaga yung issue na NCDA, di ba, DOTR, nag-usap na kayo niyan. Pati yung Commission on Human Rights, eh, sinasabi na labag sa batas lahat ng ginagawa natin sa PWD. At anong sabi nila, no? 40 years, 41 years of disappointment ang title, no? So, and also, I think, so we need to do a number of things. The grievance and the reporting has to be very, very simple. Yun, mga 888 nga, ganun lang kababaw. Tapos, yun nga, yung audit teams. And then, yun nga, that not a single person has actually been punished under this law. It's never occurred. In 41 years, wala pang nakukulong. Eh, kailangan ganun eh, di ba? Ewan ko, ang Pilipino ba talagang walang naintindihan kundi kamay na bakal? Ang lupit naman ito. Yes, Ms. Mata, please. Yes, and may I also add po under the access audit teams po na makita dito, ma-highlight yung connectivity po paglabas ng bahay ng isang taong may kapansanan. Yung importansya po. Kasi connectivity, are you referring to ICT or hindi po. Ito po yung paano ma-access ng isang taong may kapansanan ang basic services dun sa pamayanan. So, definitely, paglabas po ng bahay, yung dadaanan ba, yung sasakyan. Are you talking about, I mean, physical access or not, connectivity in terms, I'm lost. Yeah. One connectivity, ma'am, is the transportation system po, the sidewalk, part of the transportation system is the sidewalk. Wala ngang sidewalk para sa nakakalakad po, ng maayos. So, kasi yung kahalagahan po, ma'am, ng importansya po na bakit kailangan maging accessible para sa taong may kapansanan dahil para maka-access sila ng basic services po sa pamayanan. And kung dahil po pag-create po ng access audit teams po, napaka-importante po na ma-include talaga dito. Since from the national, definitely po sa ground po, no, sa pamayanan o sa community level or sa grassroots level po ang makikinabang dito, ma'am. So napaka-importante sa pag-create po ng access audit teams po na lahat sana within yung mga LGU na connected po doon ay mapabilang po dito. Yes, it's a complicated issue. I think marami kayong nasasagasaan dyan. Unang-una, you're talking about the physical environment, right? We're talking about ramps and accessibility. Yes, that's really an issue. Maraming problema dyan. Maraming munisipyo, halimbawa sa amin, sa Ilocos, malaking problema yung paglalatag namin sa provincial capital ng rampa dahil heritage building. Ang napakaraming building sa amin. At kumukontra to sa ibang building codes and regulations plus historic or cultural benchmarks. So, yun ang problema dyan. Yung mga lumang munisipyo, probinsya, mga simbahan. Talagang hindi mo pwedeng galawin eh, ayon sa batas ng heritage. Tapos, may mga building code pa. Problema rin yung building code kasi di ba hindi pwede yung matarik na rampa. Eh samantalang wala nang lugar kundi dun sa malapit kundi para sa matarik lamang dahil wala nang lugar eh masikip eh. So these are the issues eh. We have to strike balance because there are endless conflicts during my time, for example, as governor. Hirap na hirap ako. I came from a heritage province. Ito hindi mo talaga pwedeng galawin yung facade. At the same time, pag masikip naman, mas lalo na ma-aksidente yung PWD kapag pipilitin na doon dadaan. Eh, napakahirap talaga no. Eh, eto si Mark, eh, galing sa Baguio. Pahirapan talaga doon. Paano ka aakyat ng 10 bundok? Napakahirap talaga. So, I think it's important also to go over those issues. Alin na ang mamamayagpag? Yung heritage o yung building code? Ang hirap eh. It's a little bit tricky. So, I'll have to ask you once again to do a very quick TWG once again. Huy, meron na ba tayong session? Alas 3 na? Wala pa? Nag-postpone? Wala pa po, ma'am. Wala pa? Wala pa ba? Bakit? Late lang si SP o sige to. Hanggat maaari, sige. Alright. And then, the other thing would be yun nga, nobody has been punished under the accessibility law. Yes, Fe? Kasi saan po magsusumbong? Yun din naman, wala pong specific na agency or isang office kung saan magsusumbong. Kaya walang mapapunish.
That's right. That's why we have to provide also. But can't you at the National Council for Disability Affairs, di ba pwede yan? Ma'am, I'd just like to add, ma'am, na yung sa BP344 po, nakalaan po doon na si DPWH po yung magiging champion. Ayun na nga eh. So, DPWH dapat. At saka sila ang dapat sila po yung sa audit, ng mga sa, building yes po, standards sa access audit po talaga. Pero ang naging nangyari po is parang we are proposing po NCDA and DPWH to create a stiffer penalties po. Kasi yun po talagang nangyayari. Nag-audit sila po pero ang ginagawa po, binabayaran na lang po yung penalty. Yes, kasi ang bababa ng bababa penalty po, and that's very apparent in the effort of Senator yung Tulfo BP... na tinaasan niya ng bonggam-bongga para magdusa. Kaya po para katakutan ng konti. Kaya may efforts po na kung pwede po na i-amend yung BP344 para mas maayos. Kasi yung law po kasi talaga mga 30 years ago pa po. No, it's 41 years. 41 years. The other issue, of course, is that this the implementation of this law should be time-bound. Kung makikita ninyo, wala namang sinasaad na panahon eh. Pwede ba i-impose na natin na yung transition kailangan ganito? Tapos, iikot. Magsusumbong ang PWD, sabihin natin, after 3 to 5 years, bahala kayo sa buhay ninyo, talagang paparusahan na kayo. Pwede bang ganun? Kasi wala tayong timeline, di ba? Pwede ba yun, 3 to 5 years? Meron bang ganun? Dapat yeah, kasi wala eh. Sa ngayon po, parang yung pinag-iisipan sa council po, na parang gagawa po ng parang subcommittee on access audit lang po talaga. Pero yun nga po, yung problem yung is... audit, post-facto na yun, tapos yes, na eh. Eh, nagdudusa yung PWD on a daily basis, hindi ba pwedeng tigilan yan? Di ba? Kasi yung nangyayari po, nagbibigay po sila ng plan. Tapos sa plan po, meron pong mga ramps, mga ganun. Pero pag natapos na po, yun po, na wala po dun sa building po. That's what you meant by the audit? Yes dun po. Sa physical yung sa environment. Physical sa physical environment. Environment. Oo, tama. Pero, I think we need to check also other things, ano? Yung timeline for the assistive devices, many other things. O sige. So let's put the timeline kaya for the accessible environment. O last but not least, talaga naman, para kung trend, pasensya, nagmamadali. Ganyan talaga yung na-late na nakakaasar. Okay, eto, I need to refer back. So, may TWG tayo sa Magna Carta. Okay? Claro, including the ID. Kasi parang nag-overlap na siya eh. Oo, dalawa. Tapos, another, tungkol sa accessible, para maliwanag, kasi maglagay tayo ng timeline, i-adapt natin yung malulupit na penalty ni Senator Tulfo, di ba? Tapos, maglagay tayo ng sumbungan. Actually, para may mahuli na, once and for all, ano ba? Madam Senator, actually, mas okay po kung si Magna Carta na lang po lahat. Kasi lahat actually, po yun, lahat po yun nandun na po sa Magna Carta po. O sige, isa lang na, labo-labo na. Okay. Pero by amendment. By dahan-dahan. O sige, by section amendment na lang po. O ikaw mag-ayos, ikaw expert. By section. O by section yung alin ang nauna. Ha? Pero paano yung accessibility? Iba pang batas yun eh. Pero nasa Magna Carta. Actually, nandun pa rin po sa... lahat po ng disability laws po. Kaya nga, nasa Magna Carta na po lahat. So, we will deal with them all together. Yung Magna Carta amendments, including the job issues, Ms. Valdosa, with all due respect, pwede kitang kulitin, please produce the PWD labor and employment statistics ASAP. We have no baseline to work with. So, yung Magna Carta, yung lifetime ID, yung accessible environment, lahat yun, isang TWG, but we will do it in an orderly fashion as the provisions occur in the law. Okay? And then last, burial, Funeral Assistance Act. Ayan. Okay, right now it's 10,000. Is that correct? And the requisites are certificate of indigency, death certificate, funeral certificate. Ang problema, yung nagbibigay, eto na, yung certificate of indigency or indigent, nanggagaling sa barangay, okay? As much as I love the LGUs, alam naman natin, may political indigent, kuno. Indigent. At merong hindi. So I don't know, what are the parameters of this certificate? Meron bang rule yan? O labo-labo rin lang?
Yes, Madam Chair, we will provide you the official guidelines. According to our most current guidelines, the minimum assistance that we give to funeral. No, teka, I'm talking about the three requisites. Okay. Teka muna, andito muna tayo. Yung certificate of indigency is derived from the barangay. Oh, with all due respect to our well-loved barangays, ang problema, ano ba yung kanilang kategorya niyan? Madam Chair, we've removed that requirement already. That's so you don't have that requisite anymore? No more. The certificate of indigency? From barangay, yes. So wala na siya. So who is going to certify that they are marginalized? DSWD. Through the PSWDOs. Eh kung DSWD ang aasahan mo, ang tanging listahan lang nila, 4P. Hmm. Wala silang kilala sa buong barangay kundi yung 4P. Your lists are so meager. At forever ninyong suki yung 4P lamang. E pa paano yung mga lola, yun ang namamatay. Yung PWD, wala rin sa listahan ninyo. 4P lang ang binabat-bat ng DSWD lagi. Pag DSWD yan, hindi na pwede. Yes, asek dumlaw. No coaching. Parang Wimbledon. Oh. Thank you very much, Madam Chair. Actually nga po, tama po yun. One of the requirements po previously sa assistance to individuals in crisis situation is the submission of the barangay certificate of indigency. Oh. But to streamline nga po the processes and in compliance with the ease of doing business, we have removed that in one of our policies. So if you removed it, who's going to certify that they're actually needy? Subject no na po yun to the assessment of the social worker. So if you have submitted... Wait, so... Who gives it? You're only subject to the approval, but who gives the main list? As long as we have the other requirements, such as the death certificate. Wait, I'm lost. So okay. The death certificate, that's obviously required, yes. Right? And then if we have the certification from the hospital or doctor authorized medical practitioner or tribal chief. Then okay lang yan. That's part of the death certificate requirement. The funeral contract statement. Sorry? Funeral contract. Yeah, this is the another question. Mm-hmm. No, pero ang sinasabi nyo, they don't have, you're gonna give funeral services, burial services, kahit hindi mahirap? Nagkukulang nga sa mahirap, bibigyan pa yung mayaman. Kaya nga po, Madam Chair, it is based on the assessment of the social worker because it is our understanding, Madam Chair, that even if you are financially capable, pero pag namatayan ka at nagkaroon po kayo ng expenses... Pero ang daya niyan eh. Ang daya niyan. Kasi ganito lang ang pera ng DSW dito. At hanggang dito lang ang pera ng pamahalaan, di ba? So first come, first serve yan. Pag yung tunay na mahihirap at nangangailangan, ang humingi ng tulong para maglibing, wala ng pera. Ang daya naman, inubos ng mga may kaya. Parang hindi naman yata karapat dapat yung ganun. Dapat may basis din. Yeah, that's well noted, Madam Chair. Ang kinatatakutan ko yung sa mga subject to DSWD, ang tagal-tagal ninyo mag-approve kasi ilan lamang kayo sa probinsya? Paano kaya yan? Parang I find that difficult. At the same time, doing without that is also dangerous because you're going to end up depriving genuinely poor and marginalized families from burial assistance. Tapos ibibigay ninyo sa may kaya, parang... Mali. Ano lang naman po, Madam Chair, provided that the client or the beneficiary has provided to us a certificate of balance or promissory note that there are funeral expenses left unpaid. So isa po yun yung hinihingi po namin. Alam mo, isa pa rin yan na nalilito ako. Bibigyan mo ng tulong na at the same time, ililista mo yung utang. Anong kaso yun? Parang labo. Well, yun po ba kasi, Madam Chair, since tinanggal na nga po namin yung doon sa Barangay Certificate of Indigency, meron na lang po kaming ilang mga hinihingi. I've mentioned some of those, yung death certificate or certification from the hospital. Okay na yun. Okay. Mm-hmm. At least yung any kind of documentary evidence of the mm-hmm. death, right? So that mm-hmm. one's clear. Mm-hmm. That's an absolute requirement. I think Senator Tulfo wants to keep it at that. Pero... you're also imposing other requirements that are, to me, a little bit confusing, such mm-hmm. as the funeral contract between the family, the mortuary, mm-hmm. and the DSWD. Mm-hmm. Anong klase yun? Tapos may reimbursement pa of unpaid expenses. Parang nakakaloka siya. How does that actually work?
yung pong ano, there's no, Madam Senator, actually we do not do the reimbursement eh. Ang hindi nga, lang pero, natin, yeah, mm-hmm. Paano, pero reimbursement, there is eh. May requirement kasi kayo eh. Yeah, beneficiaries may seek reimbursement for the cost of services from any regional office of the DSWD. So clearly, there's reimbursement. Well, based on our MC15 series of 2022, yung naka-enumerate nga po, tapos provided that a certificate of balance or promissory note is required should there be a funeral, should there be funeral expenses left unpaid. And if the amount of assistance being requested exceeds 10,000 pesos, the assistance will be provided through a guarantee letter and a social case summary from the local social welfare officer shall also be required. That's It doesn't make any sense to me. I'm sorry, but okay. It's a really rather confusing. So, eto ha. Number one, ang question ko, define indigent. Sinasabi mo na no longer any need for indigent. Eh, parang mali din naman yun. Dahil, syempre, ganyan lang yung pera mo eh. Inagaw mo pa sa nangangailangan, di ba? So, shouldn't there be something there? Pwede ba i-clarify yan? Sino ba talaga yung poor? Well, we've had this ongoing philosophical discussion for the longest time. Isa pa, nalilito rin ako, yung free funeral services at this point in time stands at 10,000, sinasabi ni Senator Tulfo, 15,000. Are we establishing a cap on the amount or we don't establish a cap on the amount since you will seek reimbursement anyway? Well, Madam Chair, based on MC16 series of 2022, the minimum amount is 5,000 pesos and the maximum is 50,000 pesos. 50? Yes. 5 to 50? Yes, for the funeral expenses. You know, I'm sorry to be so... But for casualties, during disasters, we also give it 10,000. We give it at 10,000 pesos. Wait, naguluhan ako. Teka. So that's my second question. The third question is, it's supposed to be lodged with the SWD, but you're counting on the LGU to do almost anything. I'm also perplexed by promissory note. I also don't know if you have a deadline on unclaimed remains. The unclaimed remains is a big problem dahil po, wala kayong deadline. How long is it unclaimed? Nagka-problema kami sa Leyte niyan, sa Tacloban, nung Yolanda. Kasi tambak-tambak yung mga bangkay. Ay, hindi naman makilala, paano maikiklaim. So, okay, I think those who are not involved in the burial assistance can please go ahead. The others, if you don't mind waiting for me, the SWD, please. So, Ate Kancha Baldosa, Asek Benitez, Asek Adriano just come back to me with that position, and who else is there? Budget, you can go ahead. I-define na lang natin yung burial assistance. Although, Trisha, you know very well, I'm going to revert to you and ask you for money, which you'll say you don't have. Okay, yun. This is our old script since the beginning of time. Yes, DOH, you can go ahead. NAPSI, go ahead. Guys, if you can just wait for me 5 minutes and I will say that I'm present, at which I'll come back and bother you. Thank you.
We have suspended this hearing, and we will shortly meet once again with the reports in hand of the TWGs regarding the Magna Carta amendments, in addition to the burial assistance. Okay.